Disclaimer, this video is a work of fiction. In no way does this video insult any stream, build people from different occupations. This video is just for entertainment purpose. It should not be taken seriously. Ano oras na ba? Well, flower na yata. Ba't nasa channel 7 pa yan? Lipat na natin. Bago tumuloy yung luha mo, no, alamin muna natin kung ano ba yung nangyayari ngayon. Yung pinakamainit-init na balita ngayong mga araw na ito. Ngayong mga oras na ito, no. Kalat na kalat na nga yung shutdown ng ABS-CBN. Yung ABS, dating pangalan niyan ay BAC o Bulinaw Electronics Corporation na pagmamayari ng isang American engineer na si Engineer James Lindenberg. At nag-purchase niyan yung dating judge si Antonio Quirino, nakapatid ni dating Pangulong Elpidio Quirino, at nabuo yung Alto Broadcasting System. At nakipag-merge siya sa Chronicle Broadcasting Network na pagmamayari naman ni Eugenio Lopez at ni Fernando Lopez, Vice President ng mga panahon ngayon. So pinag-merge nila kaya nabuo yung ABS-CBN. At marami yung nalungkot, yung iba naman ay natuwa. At marami naman nagsasabi na marami daw nawalan ng trabaho. At yung iba naman ay sinasabi na tinanggalan daw ng kalayaan yung media para magpahayag ng katotohanan. So iba-iba yung mga espekulasyon. Bago pa naman yung ECQ, issue na talaga yung renewal ng franchise ng ABS-CBN. Pero ngayon mga panahon ng COVID, bigla na lang siyang sumulpot. Out of nowhere na bigla na lang magsasara yung ABS-CBN. As expected naman, pero hindi natin alam na sa gitna pala ng COVID, posible na mangyari ito. At ang nakakalungkot doon, meron kami mga palabas na inaabangan, no? Kagaya ng wildflower. Ang ganda na ng tagpo sa wildflower. Bigla na lang mawawala yung ABS-CBN. At bukod dun si Natoy, malalaman niya na nabuntis niya na si Clara. What? At syempre, hindi natin malalaman yung reaction ni Natoy kasi wala na nga, wala nang ABS-CBN. Baka isa nga yun sa dahilan, no? Kung bakit wala na yung ABS-CBN, mga master. Kasi sinungaling din talaga to si Natoy. Siya talaga dahilan ng lahat na to. At bukod dun, mga master, medyo hindi na nga maganda at puro kasamaan na nga yung ginagawa ni Emilia. Kaya pinasara na talaga yung ABS-CBN. Yun talaga yung totoong dahilan. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-anong dahilan. Yun. Si Emilia talaga may kasalanan at saka si Natoy, no? At syempre, akin natatakutan ng lahat yung magising si Julio. So bago pa magising si Julio, pinasara na nila yung ABS-CBN. So yun po talaga yung dahilan. Huwag na natin si CNC Presidente kasi wala siyang kamali-malay dyan. Medyo hot issue tong mga pangyayari na to kasi although hindi naman bago sa amin kasi simula nung pagkabata ko naman wala na talaga kaming channel 2 kasi laking channel 7 ako. Medyo na-realize ko magaganda rin pala talaga yung mga palabas sa ABS-CBN. Pero ngayon na wala, hindi na naman na nabago. At sinasabi nila na unti-unti na daw nawawalan ng demokrasya sa Pilipinas dahil sa tatanggal na karapatan sa malayang pamamahayan. Nakabahan ngayon yung channel 7. Yeah, may 7. Ang masasabi ko lang sa inyo, ayusin ninyo inyong pagbabalita kung ayaw niyong sumunod. Yung mga artista ng channel 2, abangan natin magbablog na yan sa YouTube ngayon. So ako naman naniniwala naman ako na hindi naman to permanente. Babalik at babalik pa rin talaga yung ABS-CBN. Medyo apektado lang tayo ngayon kasi
malaki yung naging impluensya sa atin mula pagkabata hanggang ngayon lumaki tayo ng network na ABS-CBN. Yung mga Wildflower, Tubig at Langis, Got to Believe, ayan. Matagal naman na mga palabas yan, so na-replay lang siya ngayon. Bilang ako yung nagtatrabaho, hindi ko naman napapanood dati yan. Ngayon, nung nagkaroon ng ECQ, tambay na ng bahay, so napapanood ko na ngayon yung mga palabas din. Hindi nga nakakabitin kasi tinanggal na yung nagkaroon na ng shutdown ng ABS-CBN. Hindi ko na nasubaybay yan kasi dapat malapit na makita ni Ivy Aguas yung nanay niya. Wala kaming pakialam sa mga love team ninyo dyan! Ivy lang at Diego, masaya na kami, kilig-kilig-kilig na kami yan! So bago po ang lahat, bago ko tapusin itong video na to, shoutout po muna sa ginagamit kong internet. Wala pa akong wifi, ang ginagamit ko lang is Fuse VPN. No? Unlimited data, unlimited internet. So napaka-convenient niyang gamitin. Gagamit ko siya pang download, gaming, pang surf, at marami pang iba. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell button. Huwag kang puro nood para updated ka sa lahat ng mga uploads. Woo!